Nagbabalik ang morning show nito sa oras na 6:43 na po ng pagkaaga. Sa panahon na lakop ang mga nakakaulakit na helang, pinakahuri ang Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Idagdag pa dyan ang meningococcemia asin iba pa. Importante nagad na aramta kung urug aramta kung ano ani an infection control nurse. Paano ini malilikayan asin makontrol dagos ang paglakop kan infection. Makakaiba ng tango niya na pag-aaga si Sir Nico Paulo Reliora, sarong infection control nurse kan NICC Doctors Hospital. Marinaga Nurse Nico. Marinaga po sa iyo, Miss Miles, and sa gabos pong nag-aantabay sa Marinaga kapamilya. Yun, dapat nga yung maaraman kung paano ang infection control. Sa function po nindo bilang sarong infection control nurse, asin ang angat na kinakaatubang nindo sa mga senaryong arong kainiyo na nakakaulakit na helang, ano po ang dapat na tandaan? As in, ano po ang role nindo? Dakula ang sarong ang responsibilidad ng sarong infection control nurse. Taika po ang nagsiserbing garo liaison po sa maniba-ibang department po sa hospital. Arog kang sa housekeeping, linen and laundry, pharmacy, bako lang po sa nursing service. Hinihiling mo po digdi ang mga infection control practices na ginigibo po kang gabos ng mga empleyado. Magpun po sa mga nurses, sa mga paralaba, sa pharmacists, laboratory staff. Hinihiling mo po ini. Sagkod po, hinihiling mo po ang sa indang compliance sa mga inilalatag mo po mga infection control policies po sa hospital. Kabali po kang responsibilidad kang sarong infection control nurse, iyo po ang paghiling man ka mga pagkaigwaning garo surveillance po kang mga healthcare associated infections po na yaon sa hospital po. And kabali din po dyan ang paghiling kang mga kang salud kang bako lang mga kliyente yung naglalaog sa ospital, pati na rin po ang mga staff na naglalaog, kung kaipuan din yung bakuna, kung kaipuan din yung check-up. Magiging madali at sinepektibo po ang sa imong trabaho bilang infection control nurse o itong mga infection control nurses kung nagpapatisiparan gabos. Naunabita mo nga rin sa mga policies. Iyo po. Importante po iyan. Ang infection control po, bako po sa na iyan, responsibilidad kang sarong tao. Mm-mm. Responsibilidad po ini kang gabos na gabos na yaon sa hospital. Gano'ng ka-importante na bakusan na si mga nasa hospital kundi gabos o ang sarong individual aram kung papaano ang infection control? Ang sarong simpleng tao po, importante po na manudan ang infection control po. Gabos po kita at risk na magkaigwa ng infection. Siring man po, kita po, pwede po kita makaulakit man sa iba na di kita nagpapahiling ng mga signs and symptoms po. Importante po ang infection control. Tapos, arog po ang sinabi ko sa bago, responsibilidad po ini kang gabos. Tadao po kita kang pagkaakita, tigtukdoan na kita kang tamang paghugas ng kamot, kang akit pa kita, na po kita na dapat magpabakuna para maibitaran ta po ang maniba-ibang helang po. So yung basic infection control, sabi yung tang habit or ways, ang paghugas ng kamot, pagpabakuna, pag-arog kay iniyo na may nanotara na kaso ng MERS-CoV o meningococcemia, gaano ang mga nasa healthcare industry arog sa Indo, kataas ang pigpapaaram na impormasyon sa publiko? Dapat po talaga paulit-ulit po na tataon ng edukasyon ang gabos na tao po panungod sa infection control, lalo po sa paghugas, as in sa iba-iba pong aspeto kang infection control po, para po ani maiwasan ang mga matinding mga helang pong nagdadara po sa tuyang niyan. As in sa aga, iniimportunidad mga kapamilya, magkakaigwa po ng seminar manungod sa infection control sa inini, as in si Sayuan, pwede mag-attender Sir Nico sa aktibidad nindo sa NICC. Iyo po, iniimbitaran mi po ang gabos na mga estudyante na nasa health-related courses po, mga doctors, nurses, as in mga barangay health workers, na yaon po sa satuyang lugar sa na mag-attend po ka sa muyang regional seminar po na inaapod na updates and modern trends on infection control po na may tema na stewards of infection control adhering to one common goal po na kung sa in po
ini po gaganapon sa aga po, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Villa Caceres Hotel po. May tulong po kitang speaker. Ayun po si Dr. Jose Raniola. Ayun po ang samuyang... medical director. Hindi po. Jose Manuel Raniola. Okay. Si akin niya po. Si, ayun po ang samuyang infection control physician po. Okay. Also po si Dr. Gladys Escote po from Region 5 po. And also si ano po, Dr. Des Roman po from Philippine Hospital Infection Control Society po. Thank you so much mga kapamilya. Nakaibalan ta si Sir Nico Paolo Reliora dahil paglingawan po sa si Sir Nico sarong infection control kan NICC Doctors Hospital asin sa aga na seminar sarong oportunidad para makano dahil sa tuyo mga kapamilya. Pangapudan ta mga BHW talaga no, mga barangay health workers kasi nasa front lines sinda. Bakusan na mga doktoran dapat tatao sa infection control. Sundun ta mga kapamilya at basic sa pag-iwas digdi para sa satuya pasana mabawasan ang posibilidad nin paglakop nin sarong health. Mientras tanto, bihira lang baka mo mga kapamilya na mag-detox o itong magsagibon ng internal cleansing kan sa inyong hawak. Naku, ugaliyo ng detoxification hulita nakakatabang ining mahali ang mga ati sa satuyang hawak. Ang mga ating ini kaya posibleng magkausa nin man iba-ibang helang sa satuya. Dalanan tayo ini. Ako lang paagi para malinigan ang satuyang hawak. Pwedeng maglabar, pwedeng magkarigos. Alagad ba kusunapan luwas ang dapat linigan kundi pati laugan sa tuyang hawak. Diyan malaog ang detoxification. Ano ini asin pa paano ini ginigibo? Mga kaulay tangunya na pag-aaga si Ma'am Rachel Villanueva, Representative kan Spectrum Natural. Good morning, Ma'am. Hi, good morning, Isa. Ano po ba, Ma'am, ang detoxification? Ang detoxification, ito yung proseso ng pagtatapon ng dumi sa loob ng ating katawan o yung mga toxins. Pag-general cleaning ng ating katawan. So ano po ba, Ma'am, ang mga sintomas na kinakailangan na natin na mag-detoxify? Siguro pagka nararanasan na natin na pagkagising natin sa umaga, parang wala tayong energy. Palagi tayong nagkakaroon ng sakit, sipon, ubo, infection. Pag nagpupulbo mga babae, nagme-makeup, hindi na-absorb ng kanyang katawan maigi, yung powder o yung kanyang makeup. At kapag nakakaranas ng pagiging moody, irritable, so ibig sabihin marami siyang build-up ng toxins, nandoon, umiikot-ikot sa kanyang katawan na kailangan niyang mailabas. Insomnia, isa rin yan. Sa mga signs na dapat nating tingnan, bad breath, body odor, so ilan yan sa mga palatandaan na kailangan na mag-detox ang isa. So, Ma'am, ano po ba yung mga benepisyo ng pag-detoxify? Siyempre, pag malinis yung ating katawan, maganda yung ating pakiramdam. Kasi kapag malinis, lalo-lalo ng ating bituka, yung dugo na umiikot sa ating katawan ay malinis din. So yung mga organs na sinusuplayan ng ating dugo ay talagang magiging healthy. So maganda ang pakiramdam natin, hindi tayo irritable, magandang concentration, maganda yung mood, at of course, hindi tayo mabilis magkasakit. Yung insomnia, infection, at kung ano-ano pa ay maiiwasan natin kapag talagang malinis yung ating katawan. Paano po ba makakatulong ang FiberHealth? So, malaki ang maitutulong ng FiberHealth dahil meron itong soluble and insoluble fiber, meron itong probiotic and prebiotic. Alam natin, ang soluble fiber ay nag-attract ito ng mga sugar, cholesterol, at iba pang mga toxins sa loob ng ating katawan. Andiyan yung kapartner niya na insoluble fiber para walisin lahat ng mga na-trap ni soluble fiber. And yung probiotic o healthy bacteria, ito yung mga helpful bacteria. Ito naman yung tutulong para mas makalkal ang mga nasimento na dumi sa ating mga tiyan, sa ating mga bituka, at ipapanumbalik nito yung naturalesa ng ating colon. At isa pa, magiging malaking tulong ito para sa ating resistensya. At yung prebiotic, ito naman yung magbibigay ng pagkain o pinakapagkain ng ating probiotic para ma-stimulate yung growth o yung activity ng ating mga good bacteria. So, sino po ba, Ma'am, yung pwedeng mag-take ng FiberHealth? Ang FiberHealth ay para sa lahat. Pwede ito sa infant. As long as ang infant ay pwede nang mag-take ng solid food, pwede nilang tanggalin ang capsule at ibudbud ito sa kanilang inumin ng gatas. Sa mga nagpapasuso, sa mga buntis, at sa senior citizen. Ma'am Rachel, na-mention niyo po yung nagpapasusong ina, yung mga buntis. Wala po bang contraindications ang FiberHealth? Wala itong contraindication. Actually, kahit na may mga minimaintain na drugs, mas kailangan nila ng FiberHealth. So, saan po ito nabibili?
Available ang FiberHealth sa lahat ng Mercury Drugstore, South Star Drugs, Watson's, at iba pang leading drugstores. At meron din po tayong available sa mga dealers natin all over the Philippines. Pwede rin po kayong tumawag o mag-text para sa order sa 0907-333-4444. And ang delivery po natin ay libre anywhere in the Philippines. Thank you, Ma'am Rachel. Hi, thank you, Isa. Yan si Ma'am Rachel Villanueva, ang representative kan Spectrum Natural na kay Baratang Unya na pagkaaga. Dapat perming malinig ang satuyang panluwas na hawak. Alaga, dapat magpuon ini sa laog o ang pigaapod na detoxification. Diyan na katabang ang FiberHealth. Para sa dugang na impormasyon o kahaputan, mag-text o mag-apod sa 0907-333-4444. Diyan na po kamo, mabalik pa ang marahin na aga kapamilya.